Okay. Please identify yourself. No sex video was first. Shown, but Congressman also did not stop Senator Leila de Lima's former security aide, Jonel Sanchez, from talking about two supposed sex videos featuring de Lima and her driver, Ronnie Dayan. In his testimony before the House Committee on Justice, Sanchez divulged details of de Lima's supposed relationship with Dayan, who has been tagged by other witnesses as de Lima's bagman. Sa mga out of towns, nalakad namin silang dalawa ay magkasama sa isang kwarto. Madalas din kaming pumupunta sa bahay ni SOG de Lima sa Bicol at kapansin-pansin ang sweetness nila. Habang kami ay bumabiyahe papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging ng saba. Hanggang tahasan ng ipinagyayabang ni Rory Dayan ang relasyon nila ni Secretary de Lima. According to Sanchez, the relationship ended after Dayan got jealous of MMDA rider Warren Cristobal. Sanchez also admitted receiving money from a certain Reynante Mendoza. Si Reynante Diaz ay tumatayong manager ni Herbert Colanco. Nakalaunan ay nakikisuyo sa akin na magparating ng mga letter request ni Herbert Colanco kay SOG de Lima. At kung minsan naman ay nakikisuyo sa akin na nasamahan para magdala ng invitation kay SOG de Lima para sa concert ni Herbert Colanco. Colanco earlier testified that he had been recruited by JB Sebastian to sell drugs to allegedly fund De Lima's election campaign. Next to testify was inmate Engelberto Aceñas Durano. He claimed to have gotten close to Dayan when the latter offered him protection in exchange for help for De Lima's election campaign. Durano says he introduced Dayan to drug lord Jeffrey Diaz alias Jaguar. Jaguar, who operated in the Central Visayas, was later slain in a police shootout in Las Piñas last June. Ang ilan sa mga transaksyon ni Jaguar at Ronnie na aking nalalaman ay dumaan sa BDO bank account. Ang kabuuan ay umaabot na nagkakahalaga ang mga ito na humigit kumulang 27 milyon at 300,000 piso. Durano likewise revealed that on Jaguar's instruction, he personally delivered 1.5 million pesos in cash to De Lima at the NDP in 2014. Tumawag si Jaguar sa akin at binigyan ako ng instruksyon na balutin nang maayos ang pira na di pansinin. At nahaghanap ako ng kahon ng sapatos, tsaka ko inilagay ang pira sa loob at ibinalot ko ang kahon ng gift wrapper. Nang may ibalot ko na ng maayos ang pira, ay inutusan ako ni Jaguar na pumunta sa komando at sinabi niya na wala kang binibigyan ng ibang kundi si Secretary de Lima lamang. Pagpasok ko sa opisina ng BTB 3, ay nakita ko na naroon din si JB Sebastian at Hans Tan. Inabot ko na kay Secretary de Lima ang kahon na may lamang 1.5 million. At sinabi ko, "Ma'am, ito na po." In previous hearings, Rafael Ragos and Jovencio Ablen also testified delivering cash to de Lima. Next to testify was inmate Nonilo Arile, who claimed to be a government asset. He linked Sebastian to de Lima and identified the bank account where Sebastian deposited his earnings from drugs. Arile also revealed De Lima was the reason why Oplan Cronos didn't push through. Ang Oplan Cronos ay pinarating ni General Magalong kay General Garbo na noong noy PNP Deputy Director for Operations. Nasabi sa akin ni Colonel Valeroso na hindi natuloy ang operasyon ng Oplan Cronos dahil noong nakipag-coordinate si General Magalong kay Secretary De Lima, hindi ito pumayag. Arile also said that after Oplan Galugad, over 300 million went missing from the Bilibid. He also submitted information to President Duterte and PNP Chief Ronald De La Rosa. He said De Lima's operation against the so-called Bilibid 19 was a sham. He also recalled that Sebastian and Colanco were able to do as they please in the Bilibid, like bringing showbiz celebrities such as actress Rosana Roses, who visited Vicente C. of the Bilibid 19. Arile also named the 10 big fish drug lords in the NBP along with their protectors. Former Corrections Bureau Chief Franklin Bucayo denies receiving money from NBP inmates. I hereby categorically deny the claim of convicted inmates of the new Bilibid prison that I requested or received monthly assistance or payola from them when I served as the director of the Bureau of Correction. I have never accepted even a single centavo, nor did I task anyone on my behalf to collect money. The DOJ is now preparing charges against De Lima for possible violations of the Dangerous Drugs Act. The case will be built on the testimonies of inmates as well as former NBI Deputy Director Rafael Ragos and former NBI Agent Jovencio Ablen. The DOJ still has no information about Dayan's whereabouts, who has been subpoenaed by Congress.
The next hearing is set on Monday. RG Cruz, ABS-CBN News.